Tatlong bilibid gang leaders ang sinentensyahan na ng Las Piñas Regional Trial Court na sinasabing may kinalaman sa pagpaslang kay Percy Mabasa o mas kilala sa pangalang Percy Lapid noong October 2022. Samantala, hanggang ngayon, pinaghahanap at tinutugis pa rin ng ating mga otoridad ang allegedly na mastermind dito sa Percy Lapid case na si Gerald Bantag at ang kanyang kasama na si Ricardo Zulueta. Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Blessed Sunday po sa inyo. I hope maayos yung pinapalipas ang araw na ito at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. And again, huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo subscriber dito sa akin channel at pakiclick nyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated every time may bagong video ako. And of course, huwag nyo rin po sanang kalimutang i-follow yung aking Facebook page na Chinoy Dubai. Sinentensyahan na ng Las Piñas Regional Trial Court ang tatlong bilibid gang leaders na sina Aldrin Galicia, yung Sputnik gang leader, si Alvin Labra ng Batang City Jail Gang at si Alfie Pena Redonda ng Happy Go Lucky Gang. Sinentensyahan ng tatlong gang leaders na ito ng 2 years up to a maximum of 8 years na pagkakabilanggo. Nahatulan ang tatlong ito dahil sa admission of guilt nila. Kumbaga, inamin nila yung mga pagkakasala nila at sinasabi rin nila na willing silang mag-cooperate para malutas itong kaso ni Percy Lapid. So ang nangyari dito sa tatlo, instead na mga principal sila sa kaso ni Percy Lapid dahil sa ginawa nilang pag-amin sa kanilang mga nagawa, nabawasan o na-reduce ang kanilang mga sentensya. So from direct involvement, na-reduce ito sa pagiging mga accessories nila dun sa krimen. So dito sa kanilang pag-amin, sinabi nila na minobilize sila ni dating Deputy Security Officer na si Ricardo Zulueta para iligpit allegedly itong si Percy Lapid. So ang ginawa daw nila ay nagkaroon sila ng communication sa alleged middleman na si Jun Villamor. Itong si Jun Villamor, matapos ma-expose yung krimen na pinlano mismo dun sa loob ng National Bilibid Prison, namatay itong si Jun Villamor. At sinasabi rin nga na allegedly sa utos ito ni General Bantag, kasi namatay nga itong si Jun Villamor sa pamamagitan ng suffocation na kung saan tinakpan daw yung ulo niya ng plastic bag na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero ang naging partisipasyon daw nitong Jun Villamor sa pagplano para iligpit si Percy Lapid ay siya yung kumonta kay Christopher Bakoto na isa ring inmate sa National Bilibid Prison. At itong si Bakoto, siya yung kumontak sa alleged gunman na si Joel Escorial. Si Joel Escorial yung lumutang at umamin na siya yung trigger man sa nangyaring pagpaslang kay Percy Lapid, na kasalukuyang hawak na rin ng ating mga otoridad. So dahil dito sa pag-amin ng tatlong gang leaders na ito, nabawasan yung sentensya nila. Pag sinabi kasi nating accessories to the crime, ibig sabihin ito, wala silang partisipasyon directly sa pagpaslang, pero may partisipasyon sila sa pagplano. Maraming klase ang pwedeng matawag natin na accessory sa isang krimen. Katulad halimbawa na yung tao ay nag-assist para isagawa yung krimen, o di kaya ay pilit niyang itago ang mga ebidensya o kinalaman niya tungkol sa nangyaring krimen. O pwede rin sinira niya yung ebidensya o mga ebidensya na maaring makapagturo sa totoong salarin ng isang krimen. Ilan lang ito sa pwedeng matatawag nating mga accessories sa krimen. So ganito yung nangyari dito sa tatlong gang leaders. Wala sila nung gabi na mangyari yung krimen, pero kasama sila sa pagplano kung paano isasagawa yung krimen. So ayon nga sa kampo ni Percy Lapid, itong pag-amin ng tatlong gang leaders na ito ay magpapalakas lalo sa kaso nila laban kina Bantag at Zulueta. Sa ngayon kasi, tinutugis pa rin ng ating mga otoridad itong dalawang ito. At meron na ngang reward na 2 million para sa ulo ni Bantag at 1 million naman para kay Zulueta. Pero itong pag-amin ng tatlong gang leaders na ito, hindi ibig sabihin ito na kumpirmado na ng mastermind ay si Bantag at ang kasama niya na si Zulueta. Paglalabanan pa rin ito sa korte kung sakasakaling ang lumitaw na itong dalawang akusado. Kasi yung pag-amin ng tatlong gang leaders na ito ay tungkol lang sa partisipasyon nila. At kailangang patunayan pa sa pamamagitan ng isang paglilitis kung sino talaga ang mastermind dito sa pagpaslang kay Percy Lapid. Although naniniwala ang Department of Justice na ang mastermind ay si Gerald Bantag at kasabwat nito si Ricardo Zulueta, pero sa ngayon ito ay alleged pa lang.
hindi pa ito napapatunayan sa korte. Pero kinakailangan humarap ng dalawang akusadong ito sa korte dahil sinampahan na sila ng kaso sa nangyaring pagpaslang kay Percy Lapid. Sa ngayon, walang nakakaalam kung nasa Pilipinas pa ba itong si Bantag at si Zulueta. Pero mas mabuti rin siguro na lumitaw na itong dalawang ito para harapin nila yung mga kaso nila at depensahan ang mga sarili nila kung talagang wala silang kinalaman dito sa nangyari kay Percy Lapid. Pero para kasi siguro sa kanila, nagkaroon na ng parang trial by publicity. Kumbaga, sa mga lumalabas na balita kasi, parang sigurado na na sila yung tinutukoy na talagang nag-utos para paslangin si Percy Lapid. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nag-aalangan silang lumitaw at piniling magtago na muna. Dahil siguro iniisip din nila para ano pa ang litisin sila kung sa ngayon pa lang ay nahusgahan na sila. So hanggat hindi lumilitaw ang dalawang ito, itong si Bantag at si Zulueta, walang paglilitis na mangyayari sa kaso ni Percy Lapid at mananatiling wanted ang dalawang ito sa ating batas. So yung hustisya na hinihingi ng pamilya ni Percy Mabasa aka Percy Lapid ay malabo pang makamit dahil hanggang ngayon ay wala pa rin nahahatulan kung sino talagang nag-utos para paslangin si Percy Lapid. And this is all for now mga kaibigan. Have a restful Sunday everyone dahil bukas trabaho na naman uli yung mga katawang lupa natin. Stay safe everyone. Mag-ingat po tayo lagi and God bless.